Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga karyal. Ang video pong ito ay para sa lahat ng mga wala pang knowledge sa pagre-repair ng electric pan. Para sa mga gustong matuto at nagsisimula pa lang sa larangan ng ganitong gawain. Dahil marami pong nagtatanong sa akin kung saan daw po ba makikita ang thermal fuse ng electric pan. Paano ito hanapin sa loob ng electric pan. So para po sa mga nagsisimula pa lang at wala pa talagang kaalaman tungkol dito sa electric pan, panoorin niyo po ang bidyong ito at ito po ay ginawa ko at ituturo ko po sa inyo kung saan makikita ang thermal fuse ng electric pan. Kung paano ito hanapin sa loob ng electric pan. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe dahil ito po ang aking munting channel. Real life. The reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay, yun po ang aking channel. Para hanapin at alamin kung saan nakakabit ang thermal fuse ng electric pan, buksan po natin ito at para makita natin sa loob kung ano ang mga laman ng electric pan. Kaya kung bago pa lang po kayo sa pag-repair ng electric pan, ito po ay para sa inyo. Tanggalin po muna natin ang mga cover para madali natin itong mabaklas. Okay, ayan po mga karyal. Hindi na po natin kailangan ng mag-tester dito dahil ang topic po natin dito ay alamin lamang kung saan nakakabit yung thermal fuse at kung paano hanapin ito sa loob ng motor na ito. Para malaman po kung nasaan ang thermal fuse ng electric pan ay madali lamang. Sa pamamagitan po ng line 1, line 2, malalaman nyo na kung nasaan ang thermal fuse. Simula sa plug at sa cord na ito, mapapansin ninyo nandito yung kanyang dulo. Papasok. At para malinaw ay baklasin natin itong switch para mas madali ninyong makita. Ayan, mapapansin ninyo, ito yung dulo ng AC plug ng electric pan. Ito yung plug. At ito yung kabilang dulo niya, papasok ng motor. Madali pong malaman kung nasaan ang thermal fuse nakakabit. Dalawa lang po ang linya ng AC cord natin. Isang line 1 at isang line 2. Yung line 1 nakakabit po sa common terminal ng switch. At yung line 2 nakakabit dito sa common terminal ng motor. Ibig sabihin po, yung linya ng AC cord ay nakakabit sa common to common. Common ng control switch ng electric pan at nakakabit naman yung isa sa common ng stator windings. Ang tanong, nasaan po makikita o mahanap ang thermal fuse? Hindi po makikita yan sa line 1. Ito po yung line 1, nakakabit sa common terminal ng switch. Wala po dyan ang fuse. Automatic po na nandito yan sa kabila. Yung line 2 ng AC cord na nakakonect direkta doon sa common terminal ng motor. At yung nasa loob po ng common terminal ng motor na yan ay yung hinahanap natin na thermal fuse. Katulad ng dati nating ginagawa para mas malinaw sa lahat. Ganyan po ang ginawa kong basic diagram, pinasimple, pinadali, para madaling maintindihan ng mga nagsisimula pa lang at gustong matuto sa ganitong gawain. Makikita nyo yung line 1 ng AC cord, ito po yan. Diretso po yan dito. Makikita nyo yan, diretso sa common terminal ng switch, ito po yon. Yung isa, yung line 1, diretso sa common terminal ng switch, ayun po yung common terminal ng switch. Ito yan. Tapos yung line 2, ito po yung kulay brown. Connected po directly yan doon sa common terminal ng stator windings ng motor. Ito po, yan. Makikita nyo, bago dumating sa common terminal ng windings, ay dadaan muna siya sa thermal fuse. O mas malinaw dahil meron tayong basihan. Line 2, direkta sa fuse, papunta sa common terminal ng stator windings. Ayan po. Tapos, diretso din po yan sa isa pang terminal ng kapasitor at ang tawag po dyan ay common terminal ng kapasitor. Ito po naman ay common terminal ng stator windings. Kaya, dalawa po yung nakakabit na wire dyan. Paglagpas ng thermal fuse, nakakonek po yung dalawang wire, common terminal ng windings at common terminal ng kapasitor. Malinaw, yun po ang koneksyon ng fuse.
Pero bago dumating doon, manggagaling muna siya sa line 2. Kaya malinaw po na dito po magsisimula yung linya para makita ninyo yung thermal fuse. Yung kulay puti na wire, yan po ang common terminal ng windings. Diretso po yan dyan sa thermal fuse. Ayan. At para po mapatunayan sa inyo na ganun ang connection yan, bubuksan po natin ito para makita natin kung talagang doon ang diretso ng line 2 ng AC line cord. Okay? Ang gagawin po natin ay bibiyakin po muna natin ito para makuha natin yung loob at makita natin kung meron ngang thermal fuse doon. Real life. Okay, maraming salamat po at hindi po kayo bumibitaw sa panonood sa aking video. Nabaklas ko na po yung motor. Ang gagawin po ay biyakin na po natin ito para makita natin kung talagang may thermal fuse doon sa connection ng line 2 papasok ng motor. Tatanggalin lang po natin itong rotor. Tapos bibiyakin din po natin ito. Yan. At para mapatunayan po natin kung meron nga dito na thermal fuse, hahanapin po natin dyan yung kulay white na wire. Ito, diretso po yan doon. Nandun po ang thermal fuse. Kaya ito po ay makikita nyo na original pa, hindi pa po nabubuksan. Ngayon pa lang ito mabubuksan para mapatunayan lamang na nandyan ang thermal fuse. Ito po ay gumagana. Para lang po makita natin kung talagang nandun nakakabit ang thermal fuse, ay biniyak ko po ito. Wala po itong sira, mga karyal. Ipapakita ko lang po sa inyo na nandito nakakabit ang thermal fuse. Kaya doon sa mga nagtatanong kung paano hanapin ang thermal fuse sa loob ng electric pan, ganun lang po ang proseso. Ayan po mga karyal, mapapansin ninyo, buo po yan at yan ay ngayon lang biniyak. Ayan, kulay gray, hindi po yan. Ang hahanapin natin ay yung kulay white kasi nandun yung thermal fuse. Sa pagbaklas po nito, dahan-dahan lang po dahil ito po ay maselan. Once na mahila nyo yung mga terminal na yan, posible na magkaputol-putol po ang hibla ng windings. Ganyan lang po ang paghanap ng thermal fuse. Simula sa line 2 ng AC cord, papasok, nandun po ang thermal fuse. Wala po po tayo nakikitang kulay white na wire. Ibig sabihin po nasa ilalim po nilalagay yung white na wire para maidikit po yung thermal fuse sa windings. At ang purpose po ay para makadetect ng overheating yung thermal fuse. Kaya sa ilalim po nilalagay. Ayun po mga karyal, yung kulay white na wire lumabas na. Ito po. Yan. Okay, diba? Diretso po sa thermal fuse. Ayan po yung thermal fuse nakabalot. Ikita nyo na ito po yung dulo. At titingnan natin. Ito po ay connected sa linya ng kapasitor. Ayan o, sa kulay red. Ito po yung red ng kapasitor. Ayan po, connected po yung thermal fuse. Ito po yung thermal fuse, nasa loob po nito. Yung may balot na yan, thermal fuse po ang nasa ilalim yan. Ito po yung white na wire. At ito yung thermal fuse, diretso sa dalawang linya ng common terminal ng windings. Ito po yung common terminal ng windings. Nakikita nyo, ang liit-liit na hibla. Yan. Tapos, common terminal ng kapasitor. Ito po yung kulay red. Diretso po dito yan. Okay, malinaw po. At para mapatunayan muli, yung fuse galing doon sa puti na wire, papasok ng fuse. Yung out ng thermal fuse ay pupunta sa common terminal ng windings. At ito po yon, yung maliit na hibla na yan. At diretso din po sa common terminal ng kapasitor, yung kulay red na wire, ito po yon. Diretso po yan sa kapasitor. Ayan. Ibig sabihin, yung out ng thermal fuse ay dalawa. Papunta sa windings at papunta sa common terminal ng kapasitor. Yun po ang connection ng thermal fuse. Ito po yan. Kaya mapapansin po ninyo, ayun po ang thermal fuse, yung may balot na yan. Spaghetti tube po ang balot niyan para hindi po magkaroon ng short circuit. Kaya binabalutan din. Tapos yan po ay nakadikit po yan dyan sa ilalim. Sa ilalim po nilalagay para makadetect ng init kung nakadikit siya sa windings ng stator. Yan. Ganun lang po. Ngayon na napatunayan natin na ang thermal fuse ay doon makikita sa line 2 ng plug papasok sa line cord. Yan, diretso sa thermal fuse. Sa ngayon po siguro ay malino na sa inyo sa lahat po ng mga nagtatanong, ng mga nagsisimula.
sa pagre-repair ng electric fan. Kung sino man ang gustong matuto ay malamang nakuha nyo ito. At ako rin po naman ay nagsimula sa wala, natututo lamang dahil nagsisikap rin po ako na matuto. At maraming salamat po sa mga magagaling na, at dahil doon po nanggagaling yung ating kaalaman tungkol sa ganitong pagre-repair. Sana po ay naunawaan yung lahat ito, at yung pagpapalit po ng thermal fuse ay sa ibang topic na po natin yun gagawin. At meron po dyan sa description box sa baba na mga video na related dito sa topic na ito. Kaya i-click nyo lang po yung link dun sa baba. Maraming salamat po muli, at hanggang dito na lang po muna. At marami pa po tayong video gagawin. Kaya subscribe na po sa aking Muntin channel, Dick is Real Vlog. Yan po ay naglalahad ng realidad tungkol sa aking mga ginagawa. Shout out po sa lahat ng aking mga masusugid na subscribers. Mabuhay po kayong lahat, and God bless po.